May kasabihan na ang mga anak ang maglilibing sa kanilang mga magulang. Nagdadalamhati ngayon ang buong entertainment industry sa pagyao na isa sa mga itinuturing na haligi ng mundo ng telebisyon at pelikula. Kaya naman walang kasing sakit para kina Andy Agenman at Gwen Gak ang biglang pagpanaw na kanilang award-winning na ina na si Jacqueline Jose. Pero sino nga ba ang bunsong anak na lalaki ni Jacqueline Jose? The Philippine Showbiz List presents, kilalanin si Gwen Gak, bunsong anak na lalaki ni Jacqueline Jose. Profile. Si Gwen Gak ang uniko iho ni Jacqueline. Siya ay kapatid sa ama at kababatang kapatid ni Andy Agenman. Ang kanyang buong pangalan ay Gwen Garamond Ilagan Gak at 22 years old na ito, na ipinanganak noong June 15, 2001. Nag-aral si Gwen sa Ateneo de Manila University sa Quezon City. Ang ama ni Gwen ay si Kenneth Garamond Ilagan na isang gitarista sa 90s Filipino bands na The Dawn, True Faith, Violent Playground at Saga na kalaunan ay pinalitan ng pangalan na River Maya. Si Gwen ay mapagmahal na tsuhin sa mga anak ni Andy na sina Ellie, Koa at Kiliana. Career. Inalok noon si Gwen ng mga acting projects, pero mas ginusto niya munang tapusin ang kanyang pag-aaral. Noong November 9, 2014, sa awards night ng Q Cinema International Film Festival, ay sinabi ni Jacqueline na may kutob siya sa sinabi ni Gwen na 13 years old noon na may gustong ituloy na isang propesyon at hinala niya ay maging isang editor o scorer ng pelikula. Bilang isang supportive na ina, ay pinakilala ni Jacqueline sa kanyang uniko iho ang mga pasikot-sikot ng showbiz at isinasama niya ito maging sa mga indie, soap o mainstream na gusto rin ni Jacqueline na makapasok si Gwen sa mundo ng showbiz. Tulad ng kanyang ama na si Kenneth, si Gwen ay mahilig din sa musika. At tulad ng inaasahan ni Jacqueline na magiging film scorer ang kanyang anak, ay natagpuan ni Gwen ang kanyang sarili sa industriya ng musika. Noong December 14, 2020, kumanta si Gwen ng isang kanta para sa kanyang pinsan na si Abby Asistio nang mag-live ito sa Kumu para sa kanyang kaarawan. Nagbigay siya ng live na performance na kantang High na ibinunyag niya isa sa mga kanta mula sa kanyang pop-punk band na Suspiria Pink. Si Gwen ang bassist ng Suspiria Pink at noong January 26, 2024 ay inilabas niya at na kanyang mga kasamahan sa Suspiria Pink ang kanilang album na The Algebraic Sum of Not Being a Rotisserie Chicken sa pamamagitan ng Offshore Music Philippines. His mother. Ipinanganak sa Angeles City noong October 21, 1964 si Jacqueline Jose o Mary Jane Gak sa totoong buhay, ang nanay ni Gwen. Si Jane ay pangalawa sa anim na magkakapatid. Ang kanyang ina na si Rosalyn Santa Ana ay isang sarsuela actress, habang ang kanyang ama ay isang American serviceman noon na nakabase sa Clark Air Base. Ang Phil and Beauty mula sa Pampanga, ang nakababatang kapatid ng 1970 starlet na si Veronica Jones, ay hindi na kailangan maghintay na ilang taon upang makilala sa kanyang natatanging talento sa pag-arte. Isang taon pagkatapos niyang mag-debut sa big screen noong 1984, isa sa dalawang pelikula ni Jacqueline, ang Private Show ni Chito Ronyo, ay nakakuha para sa kanyang unang FAMAS nomination para sa Best Actress. Sunod-sunod na acting awards mula sa ilan sa mga pinaka-prestihiyosong award-giving bodies sa bansa tulad ng FAMAS, Urian at Luna. At syempre, ang pinakamalaking panalo niya ay ang Best Actress noong 2016 sa Cannes Film Festival para sa kanyang papel bilang small-time drug dealer sa Marosa ni Brillante Mendoza. Ang iba pa niyang may kahanga-hangang pag-arte ay kanyang unang Urian Best Actress Award para sa Takaw Tukso noong 1986 at kanyang unang Luna Best Supporting Actress Award noong 1996 para sa The Floor Contemplation Story. Na magsimulang tumamlay ang kanyang karera sa pelikula noong kalagitnaan ng dekada 90, ay nagsimulang mag-transition si Jacqueline sa pagiging mainstay sa ilan sa mga nangungunang soap opera sa bansa na ginawa ng ABS-CBN at ng GMA Network. His sister, si Andy Agenman o Andrea Nicole Gak Agenman ay ang ate ni Gwen. Si Andy ay pinanganak noong June 25, 1990 at 33 years old na ngayon. Siya ay ang nag-iisang anak ni Jacqueline Jose sa award-winning actor na si Mark Hill. Nagtapos si Andy ng elementary at high school sa Miriam College, isang all-girls school sa Loyola Heights, Quezon City. Naisipan ni Andy na magkolehiyo pagkatapos na kanyang pagtatapos sa high school noong 2008, ngunit mas malakas ang panawagan ng showbiz sa kanya. His mother passed away. Noong March 4, 2024, ay personal na kinumpirma ni Andy ang pagpanaw na kanilang ina ni Gwen sa pamamagitan ng pagbibigay ng maikling pahayag tungkol sa kanyang hindi napapanahong pagkamatay sa isang press conference. Sa edad na 16 noong umaga ng March 2, 2024, dahil sa myocardial infarction o atake sa puso.
Nagpahayag din si Andy na pasasalamat sa lahat na padala sa kanilang pamilya ng kanilang pakikiramay at humiling sa mga tao na maging mabahagin at bigyan ang pamilya ng oras upang magdalamhati. Ibinahagi ni Andy ang isang taus-pusong pagpupugay na tila nagpapaalam sa kanyang ina. Sa kanyang Instagram story, sumulat si Andy ng tula bilang pagdadalamhati sa kanyang ina na pumanaw. Anya, ikay na sa araw, sa ulan at sa hangin na aking nilalasap. Umaawit ng kantang puno ng pag-asa at ligaya. Ipinahayag din ni Andy kung paano niya inaabangan ang muling pagkikita nila na kanyang ina pagdating ng panahon. Wala na ang sakit, wala na ang takot, makikita kita sa mga ulap, maririnig ang iyong mga bulong ng pagmamahal, magkikita din tayong muli. Sa ngayon, dinggin ko muna ang iyong mga awit. Gwen Gak to Miss Mom Inurnment. Sa isang panayam, ay natanong si Gabby Eigenman kung makakauwi ba ang anak na bunso ni Jacqueline Jose na si Gwen Gak. Sagot ni Gabby, hinihintay lang nila kung ano ang magiging feedback mula sa US kung saan nag-aaral ngayon si Gwen. Umaasa raw sila Gabby, Andy at iba pang kaanak ni Jacqueline na makauwi si Gwen para makadalo sa inurnment ng mga labi ng mga ina nito. Kung hindi man daw ito makadalo sa sandaling yon, may iba na rin silang pinaplanong gawin para kay Gwen kapag nakauwi na ito. Latest updates. 7 araw ang nakalipas mula nang matuklasan ang walang buhay na katawan ni Jacqueline Jose sa kanyang tahanan sa Loyola Grand Mansions, Marikina City, ay inihati na kanyang cremated remains sa the Garden of the Divine Word, Columbary, sa E. Rodriguez Senior Avenue, Quezon City. Inihatid na sa kanyang huling hantungan si Jacqueline Jose. Isang araw matapos dumating ang kanyang bunsong anak na si Gwen Gak na nag-aaral sa Amerika. Emosyonal ang bunsong anak na yumaong aktres na si Jacqueline Jose na si Gwen Garimond nang dumating mula Amerika para magbigay ng huling respeto sa kanyang ina sa huling burol noong March 10, 2024. Sa Instagram post ng aktres na si Melissa Mendez, nagbahagi siya ng ilang larawan mula sa huling araw ng burol ni Jacqueline Jose. Makikita rito ang lungkot sa mukha ni Gwen habang katabi ang kanyang kapatid na si Andy Eigenman at ang tatlong anak nito. Nagbigay din ng huling respeto kay Jacqueline ang partner ni Andy na si Filmer Alipayo at ang ama ni Ellie, panganay ni Andy na si Jake Ejercito. Kabilang rin sa mga dumalaw at nakiramay ang ilang kaibigan at katrabaho ni Andy, kasama na si Tom Rodriguez, Sid Lucero at mga pinsan nitong si Ryan at Geoff Eigenman. Kinumpirma ni Gabby na isa sa mga pinag-uusapan ang pagdala ng mga abo ni Jacqueline sa Siargao kung saan nakatira si Andy. Hiniling naman ng pamilya na maging pribado ang inurnment ceremony para kay Jacqueline. Hinintay lamang ang pagdating ni Gwen mula sa US, pero nauna nang umuwi sa Pilipinas ang iba pa mga kapatid ni Jacqueline na permanente nang naninirahan sa Amerika. Dual ang citizenship ni Jacqueline Jose na Mary Jane Gak ang tunay na pangalan dahil Amerikano ang kanyang ama. Pawang mga malalapit na kamag-anak lamang at ilang mga kasamahan nito sa showbiz ang dumalo sa nasabing libing. Ayon sa mga kaganapan, sa libing ni Jacqueline ay madaming paru-paro ang dumapo sa mga nakilibing na makikita sa mga videos. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!